ko si Dr. Darlette Romana Bantiles mula sa Public Health Unit ng UP Health Service. Ito, ngayong meron tayong community quarantine sa COVID-19. Ang ginagawa po ng Public Health Unit ay patungkol sa info dissemination, sa contact tracing at sa isolation ng mga contacts at sa pag-monitor din po ng mga persons under monitoring. Sa information dissemination, kasi ang tinatawag natin ngayon ay ginagawang risk communication and community engagement. So, unang-una ginagawa namin ay inaalam namin kung ano na ba ang mga nababalitaan ng mga tao sa paligid. Ngayon, dito sa UP Diliman, hindi lang dito sa loob ng komunidad kung saan mayroong mga estudyante at mga empleyado. So, kasama din, inaalam natin yung mga nababalitaan ng mga tao sa barangay na nakapaligid dito, katulad ng Cruz Naligas, UP Campus, kasama na rin pati Teachers Village. At sinasagot natin yung kanilang mga pangangailangan katulad nung kung mayroong problema sa mga balita na hindi totoo at mga nagdadala ng takot o mga pag-aalala. So, kung ano man yung alam natin sa ngayon ay ipinapabatid din natin sa kanila sa paraang mauunawaan nila para nang sa gayon ay matugunan yung mga ganong mga maling paniniwala at yung mga nararamdaman na pwede kasing mag-create ng problema sa komunidad. So, yun yung tinatawag na risk communication. Tapos yun, ini-engage din natin sila kasi pwede rin namang sila yung maging tagapakalat ng balita na tama, yung totoo lang. So, dapat yung galing sa credible sources. So, pinopoint natin sila towards the mga verifiable sources, credible sources of the information. So, ganun yung ginagawa namin sa information dissemination. Sa contact tracing, yung mga sinasabi nating person under investigation o ito yung mga taong pumasok doon sa criteria na meron silang sintomas, meron silang history ng biyahe o contact sa isang taong kumpirmadong may COVID-19, pag sila ay iniimbestigahan na kung talagang COVID-19 o hindi, tinatanong din natin sila agad-agad. Sino ba yung kanilang mga nakasalamuha mula nung mga dalawang araw bago sila nagkasakit hanggang sa sila ay nagpunta na para sa konsultasyong medikal. So lahat kasi nung mga nakasalamuha nila na medyo close contact o sinasabi nating isang metro lang or 3 feet or less o kaya sa isang kwarto kasama nila ng matagal like sa eskwelahan, sa opisina, sa sasakyan. So yung mga yan, close contacts lahat yan. Ititrace lahat yon at sasabihan sila na mag-ingat-ingat sa kanilang pagkilos, i-monitor din ang sarili. Kasi hindi pa naman sila under monitoring, pero kung sakaling magpositibo yung person under investigation, ay talagang magiging person under monitoring na sila at kailangan na silang i-home quarantine or 14 days ay talagang hindi muna rin mag-ikot-ikot dahil sa pag-aaral na pag-alaman na mga 14, 14 o 21 araw, 14 to 21 days, nagiging nakakahawa itong SARS-CoV-2, yung virus na nagkakos ng COVID-19. So, yun naman yung contact tracing. Sa person under monitoring, kung may mga tao na talagang kumpirmado na nakasalamuha ng isang kumpirmadong kaso, sila ay magiging person under monitoring. So, pag ganun naman, 14 o higit pa kung sila ay may sintomas din na mild, ay talagang dapat nakahiwalay sila. Yung sinasabi kasing isolation, i-differentiate natin sa quarantine. Pag quarantine, ang ibig sabihin niyan ay yung may sakit, inihiwalay mo sa walang sakit. Pero pag sinabing isolate, yung may sakit, talagang nakahiwalay na siya kasi identified na may sakit. So, ang gagawin natin sa mga person under monitoring, ihihiwalay sila kasi hindi natin alam kung magkakasakit sila o hindi. So, sa 14 talagang dapat wala munang close contacts. Yun ang mangyayari sa kanila. So, sasabihan sila at araw-araw naman, habang sila ay nasa under monitoring, minomonitor talaga namin sila. Kumbaga, hindi sila nagsasarili lang na nakahiwalay. Kaya nga, monitored home quarantine ang tawag doon. Sa tulong ng Public Health Unit, araw-araw,
sinasabihan sila mag-check sila ng kanilang temperatura at least twice a day, tapos magpalakas ng katawan para hindi talaga magkasakit. At kung sakaling magkaroon sila ng sintomas, katulad ng ubo, dry cough, pananakit ng katawan, lalo na may lagnat, ay papayuhan din namin silang kung kailangan magpa-check up. At kami rin yung nagko-coordinate kung saan sila magpapatingin para hindi sila parang lalabas lang na maghahanap pa kung saan magpapa-check up. Kumbaga nakaayos na yung kanilang appointment kapag magpapatingin sila. So gagabayan namin sila every step of the way kung under monitoring sila.